Hello guys, welcome to my vlog. So, happy Sunday to all. So, we were going to look for the best sunset of Cebu. So, I've done doing my laundry, gym, home workout, and TikTok. So, we will look for the best sunset. Maybe it's not the best, but one of the best sunset here in Cebu. So, ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo na SRP using my scooter. Yeah, yan scooter. But safety first. We must use our safety gears and a helmet. And shoes also. Yan yung tatandaan natin. So, later, makikita nyo kung saan tayo pupunta at maghahanap ng best sunset ng Cebu. So, time check. It's almost 4 in the afternoon. So, ayun. So, let's check it out. Check it out! Yes, sasamahan nyo ako. Okay guys, at exactly around 4:20 PM. Nandito tayo sa SM Seaside ngayon from apartment. So, it took us around 15 minutes para makarating dito. So, naghahanap pa tayo ng best spot for sunset. Yan yung SM Seaside. So, tulungan nyo ako maghanap. Okay, I am here now sitting in front of SM Seaside. Unluckily, wala akong nakikitang sun. So, maybe wala tayong makitang sunset. Pero nevertheless, yung sa harap ko is... Yan yung makikita mo. Dagat. Yung dagat ka na, pwede ka nang tumalon dito eh. Pero, caution lang guys and disclaimer, bawal talaga dito. Nag-stop over lang ako para makita kung saan yung sun. Pero ewan ko, si Haring Araw hindi nagpapakita ngayon. Diba? Pero maghintay din saglit, baka lalabas siya. Hintay-hintay tayo, pero yan. Nakaupo lang ako. Ayan. Saka si Mickey, my scooter. Yan, his name is Mickey. Kasi ayoko na mag-dog eh, kasi namamatay. So, siya na lang si Mickey. Ayan. Siya yung kasama ko ngayon. Best buddy ko siya. Best buddy! So, tingnan natin kung lalabas talaga si Haring Araw. Habang ninanamnam ko ang hangin. Preskong hangin. Sarap sana magkape pero wala eh. Walang malapit na mapagbilhan dito. So hintay-hintay muna tayo. Yan. So kasi bawal doon sa una nating pinagstayan guys, doon sa harap ng SM Seaside kasi may littering doon, littering law na magpa-fine ka ng 1,000 pesos. So yun. Mga 5 minutes lang tayo so umalis na tayo agad. So, nandito tayo sa El Corso ng PhilInvest. Yan. So, meron silang mga food trucks dito. And ito yung best spot. Yan. Yan yung mga food trucks. So, we will check it out kung ano yung mga pagkain nila. At ito yung best spot for sunset. Pero ngayon, wala pa talaga ako nakikitang sun. Kasi yung sun nandun, no? Makikita mo yun. Nandun sa kabila. Wait. Nasaan ba yun? Ayun, yun yung may araw na doon, yun. So, mali siguro yung facing ng sa seaside. Ayun, so puntahan natin yung mga food trucks kung ano yung laman doon. Nakikita kong food trucks dito, guys. Is they have burgers, rice bowls, and parang yung mga sisig like that. And they have also tacos, yun. Ito yung mga rice bowls nila. Ayan, burgers. Ayan. As of now, hindi pa masyadong maraming tao. And it's Sunday. Ayan. So, ang pangalan ng burgers and sausages is Big Daddy. Ayan. Big Daddy. And they have also tacos here. Yun nga, sa El Corso tayo, PhilInvest. Ayan. Ito yung tacos nila. Ayan. So, napaka cozy yung place. Pwede kayong pumunta dito sa mga pamilya. Tapos, ayan. It's my first time here then. Kasi ito yung napuntahan ko. Ayan, they serve tacos. Dalawa palang food truck. Yung nandito, wala pa yung iba. Ayan.
So, susubukan natin. I-try kung, kasi wala akong cash ngayon, kung do they accept GCash. Wait, I will ask muna. Kasi parang nagutom din ako. Okay. They accept GCash, pero walang maupuan. Yun yung mga problema natin. So, punta na lang tayo doon sa, ano nila, Baywalk. Ayun, pupunta natin yung Baywalk. Pero, the food looks appetizing, guys. Maraming kumakain, kaya wala kang maupuan. Yun yung problema. So, El Corso sa Philinvest dito sa my SRP. Pero ang pangit din kasi hindi siya accessible for commuters. Wala kang sasakyan, hindi ka makapunta dito. Ayun. So, let's check it out yung Baywalk. So, finally, nandito na tayo sa Baywalk ng El Corso Philinvest. Ayan na yung El Corso na mall, oh. Tapos, ito yung Baywalk. So you guys, kung may time kayo, dalhin niyo pamilya dito, ang sarap ng hangin. May pagkain, kumpleto lahat. And maybe they will just close around 8 or 9 in the evening kasi nga due to pandemic. Pero hindi siya pwedeng maligo kasi nga madumi yung beach. Yeah. So be a responsible guys, traveler. Or to use the amenities kasi nga as far as nakikita ko maraming kumakain yan, look, ayan, may mga kumakain doon yon, pero maybe sa iba kasi I see some garbages na kadalasan is yung mga food packs or food packaging na iniiwan lang like styrofoam and yung sa mga chichirya yan. Yan o, may mga chinelas pa. So yun lang sa akin guys, be responsible in every, sabi nga nila, take nothing but pictures, leave nothing, take nothing but pictures, leave nothing but footprints, yan. So yun guys, and that's for now, so I'm just enjoying the sunset, yung sunset pala o nandun, yun yung makikita mo, from the back. Ayan. So bye for now.